sources pala si Crowd1 po, uulitin po natin para ma-master po natin ito. Kahit ako, paulit-ulit ko po itong pinapanood, paulit-ulit ko po itong ginagawa. I keep doing this every day para mag-sync in everything sa utak natin. At every time na may somebody ask, so may sagot ka agad. Alam mo agad yung background, and I keep researching. I keep searching new data, new content na pwede kong i-share sa inyo, and I got some of them na i-share ko sa inyo today. Ano po? Ayan. So, ang Crowd1 po ay isang... Ako, nag-running out of time daw. Ayan. Isang European campaign. Ano po na? Ayan. Na na-establish po ng 2019 ang dalawang taong ito, si Sir Jerris, Jonas Eric Werner, at si who is the founder ano po ng Crowd1, at saka si Johan Stelvon Holster naman ang CEO po ng Impact Crowd1 Technology. Ano po si ayan, so i-skip ko na itong video na to. So ito ay available po dun sa ating YouTube channel. Panoorin nyo lang po ito. Kung hindi pa kayo nakasubscribe, pakisubscribe po kasi everything po ng Crowd1, about the Crowd1 dahil ito sa YouTube channel po natin. Ayan, si Jonas Erwer, ano po, siya ay, yung nagsalita kanina sa last part, siya po yung founder ano po, IT po ng Facebook. Kaya kaanlupit po nila pagdating sa mga information technology ng mga ganito. Ano po, siya po ay may 2 decades, mahigit na experience pagdating sa ganitong klase ng industry. So skip ko na po yung iba, no? Ang ganda ng track record niyan. Business visionary siya. Ito naman si Johar Stelvon Holstein, mas malapit po ito. Yan, skip ko na rin yan, ano? Dito tayo sa... Ayan. Ito si Johar, siya po ay may tatlong companies na. So bago pa gumawa, ginawa niya si Crowd1, siya po ay may company na tinatawag na Icon Media Labs. Nasa Nasdaq po yan. Okay, yan nasa Europe. Ano po? Siya yung largest IT company na meron pong mahigit 3,500 employees in 21 countries po yan. Yung iCube, yung pangalawang company niya na malaki, yan po yung largest incubators sa isa sa pinakamalaking incubator company sa buong mundo na may 100 in-house companies po yan. And then yung patatlo na ginawa niya lately lang bago pa si Crowd1 dumating ay si Leadsbyte.com. Yan po ay parang Amazon. Parang Amazon. Alright, and the other 20 companies na he invested. Ano po, si Crowd1 yung pang-apat. Pang-apat na malaking companies niya. So, ganun kayaman po yung may-ari po ng company. Kumbaga, matagal na sila sa ganitong negosyo. Alright. So, let's move forward. Ito si John Frost Nation naman ang tumatayong Asia Pacific Manager. Ano? Siya ang naging dahilan kung paano, bakit nakarating ang Crowd1 sa Pilipinas. Ayan. So, back up din po tayo ng App Store at saka Google Play. O, ito po yung credibility at saka yung international legality po ng company na po. So, because we are an e-commerce company, so back up po tayo ng App Store at saka Google Play. Ayan, nasa available tayo dyan. Ano po? So, ibig sabihin tayo po internationally approved. Kasi ang Google Play at Apple ay may tinatawag po na consumer protection rights. So, pinoprotektahan nila lahat ng customer nila. Ayan po. So, ibig sabihin, hindi nila hahayaan na nahahawakan nila or protektahan nila kung ang company mo ay scam, fraud, or illegal. So, obviously, dahil legal tayo, ang sabi dito, bago, ayan, consumer protection right, mahigit 4 na buwan po ang lumipas bago pa na i-release ang Crowd1 sa Google Play at mas matindi sa Apple kasi may mahigit 9 months po yan ang checking ng legalities and credibility ng company bago pa siya na i-release po sa App Store. Ano po? So diyan pa lang is makikita niyo po yung credibility at gaano ka-stable ng company. Ano po? So may mga offices po tayo internationally. So we have in South Africa, in the Philippines, Sweden, dalawang offices in Spain, and we do have in England, and yung mga bagong bubok sa natin, yung Colombia, Brazil, Nigeria, Hong Kong, at saka Kenya. So, we have reached almost 170 countries na po. So, ganun katindi po 'yon. Ngayon, antindi na ng network po ng ano ng Crowd1. Kumbaga, talking about the network, kumbaga ito po ay binubuo ng mga tao po, highly motivated individuals po na may hilig na magnegosyo in sales that provides both employment and source of income. But dahil doon sa simplicity at speed po ng Crowd1, na 'yon ang nagmo-motivate sa mga members at mga entrepreneurs natin. Ano po? Talking about the network, so alamin natin kung gaano na karami ang members po ng Crowd1 all over the world. So tayo po ay umabot na sa 10 million members. Mahigit na. Siguro a couple of days,
maybe days from now, mag-update na ulit sila kasi itong 10 million po na ito ay 15 days ago pa. Okay po, tayo din na nakagawa ng record po natin. Ano? Isipin niyo po, tayo ay 18 months pa lang. This month po tayo ay 19 months. Nasa 10 million na po tayo. Ganon po, kabilis at kalupit po yung movement ng Crowd1. So we have done a record also na nagkaroon po tayo ng 1 million members lang in 5 days. At yan po ay nangyari noong July 2. So ganon po katindi yung negosyo na pinasok po natin. So ngayon is alamin natin kung ano ba ang Crowd1, kung bakit siya ay talagang pinagkakaguluhan at super trending niya today. So I'm sorry because I have 4 minutes ano 4 minutes do sa first session natin kasi 40 minutes to kasing Zoom eh. So papasok na lang ulit tayo ha, the same link po. Papasok ka lang po ulit kayo mamaya pag naputol. So let's talk about Crowd1 ano, facts about Crowd1. So ang Crowd1 po, tandaan natin ay hindi po ito cryptocurrency na nakatulad ng Bitcoin, hindi pa po tayo ganon. So pangalawa, ang Crowd1 po ay hindi forex. Ang Crowd1 po ay hindi investment. So lalo lang sa mga bago natin at yung medyo nag-deliver ng maling information, tandaan po natin tayo po ay hindi investment. Hindi po tayo you put your money, you sleep, wait, and earn. Wala pong ganon. Ano? Hindi po tayo ganon. Pang-apat, hindi po tayo gambling company at hindi din po tayo lottery company. So ang Crowd1 po, ayan, it is a digital marketing company which is a social community platform po that enable members to connect to different business across the world. Ayan, isang malaking platform po ito na nakalink or nakakonect sa iba't ibang negosyo sa buong mundo. Okay po, kumbaga it is first time in the history na kinombine ni Crowd1 yung everything about the e-commerce, yung profit sharing, yung network marketing, online gaming, travel business, fashion, lifestyle, and entertainment industry gamit lamang po ang isang platform. Okay? At sa last part ng ating presentation, conceptualize ko na yan kung how does the platform works. Ano po? Okay, so ito yung mga products and services. I-skip ko na yung video na to. So yan naman ay available din sa ating YouTube. So far, meron po tayong walong products na meron. Ano? Meron tayong Life Trends. Okay, si Great Hub, si Afilgo, si Mixture, si Crowd Magazine, si Safer, Tribute, at saka si Epic One Loto. At iisa-isahin ko rin ipaliwanag ng detail para kahit pa ano, pag tinatanong po kayo ng mga ino-offer niyo ng business, ano ba product meron kayo, at least may idea po kayo. Kasi minsan yung mga karimihan at yung mga kasamahan, pag tinanong ano ba ang product nyo, wala tayong masabi. Basta maganda yung Crowd1, basta sumali ka na lang, friend naman kita, hindi po niya maipaliwanag kasi wala siyang idea kung ano ang product ng Crowd1. At iisa-isahin po natin ipaliwanag dito yan. Okay? Ito yung mahalaga. Okay? We have 2 minutes. So, isahin natin na po. Lalo doon sa mga first timer natin at saka mga bago, yung hindi pa kilala talaga si Crowd1, napakarami na pong pagbabago. So unahin natin yung tinatawag po natin na My Great Hub or Great Hub. Yan po yung tinatawag natin na educational package na ina-avail natin from the company. Yan ang tawag po dyan ay mga e-courses o yung mga e-learnings. Yan po yung ina-avail natin sa company. Ano po? Yan po ay kumbaga, ang tawag dyan ay mga short-term courses yan na in-offer ng ICT group bago pa nila ginawa si Crowd1. Product na nila yan dati pa. Tandaan po natin na si Johan, yung ating CEO, siya po ay author at saka speaker po yan. Kumbaga itong Great Hub po, ito po yung same thing na in-offer po ni na Robert Kiyosaki. Yan, sir, kilala nyo naman po yan. Ano? Famous ano po yan, motivator, speaker, writer, and author po yan. Sabi nga ni Robert Kiyosaki, your education begins when you leave school, not when you are in the school. O, di ba? Which is totoo naman. At the same package po ito na i-offer din ni Chinkitan. Kilala naman natin, Pilipino, si Chinkitan. Ang dami niyang videos sa YouTube. Pero yung mga kanila mga educational package may bayad. Okay, so ganito rin po yon. Ganito rin yung in-offer niya. Sabi nga niya, it's not the lack of money that makes us broke, it's the lack of knowledge. Alright. So yan po yung klase ng ating e-learning. At yan po yung unang-unang products na meron po tayong in-offer. Ano po? So yan ay matatagpuan nyo doon sa account nyo. Pagbukas nyo dyan. Makikita mo nyo po dito at ang formats po nyan ay available sa text, audio, at saka video. So dito pa lang sa package na to, bawi ka na doon sa puhunan mo kasi okay, yung value ng learning or experiences, yung mga short courses na yan, is na makukuha mo dyan po ay bawing-bawi ka na kasi it will help you to be a well-rounded person. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa college or university, okay,
at pumasok ng 6 months or 1 year para pag-aralan itong mga ito. Ano yung mga yan? Yan po ay from A to Z. Tuturuan ka niya about the attitude, yung iyong experience and education, about positivity, yung mindset, yung comfort zone, paano mag-invest sa ganitong negosyo, paano mag-start ng real estate. Everything from A to Z po yan. Yan po yung laman yan. Nandiyan po, ano, nandiyan po, pakinabangan po ninyo yan. Yan po ay nandiyan lahat. Panoorin nyo naman. Kasi yan po yung kasama sa package na gawa niya, nakipag-merge siya kay Jonas Eric Werner. So, ginawa nila si Crowd1. Yan, ginawa nila ano? So, sila yan, sila yung operation. So, tapos, nung nagawa nila si Crowd1 platform, tandaan po, si Crowd1 po isang malaking platform. Pagkagawa nila, inilabas nila si GritHub. Yan yung e-learnings. Okay? Inilabas nila si Afilgo. Yan, mga online gamings. Inilabas nila si Mixter. Yan, social gamings din po yan. Sino pa? Inilabas nila si Crowd Magazine from Volume 1 kasi na Volume 4 na po ngayon. Inilabas nila po si Epic Lotto. Social gaming din. Inilabas, tapos yan, just recently, last July, inilabas nila si Life Trends. Then inilabas nila si Tribute. Then inilabas nila si Safer. Okay, plus tayo, Crowd Economy. So tayo yun. So yan yung circle ng mga companies na nakapalibot kay Crowd. So ang maganda po dito, yung lahat ng yan ay nakakonect. Nakaling po yan kay Crowd1. Nakaling po lahat yan. Ganon katindi yung platform ng Crowd1. Ano? Hindi lang po isang products meron siya. Lahat yan ay nakakonect dyan. So nag-ooperate yung lahat ng negosyo na yan using the Crowd1 platform. Isipin nyo ko kung gaano kalaki yung revenue. Lahat ng companies na pinakita ko na yan, lahat po ay kumikita ng billion-billion at saka billion-million, trillion. Pero it operates sa pamagitan lang po ng platform ni Crowd1. So ganyan yung konsepto na ginawa nila. For the meantime, hayan pa lang po. Darating po ang panahon, there are hundreds of companies na nakalink kay Crowd1. Kaya lalaki ang revenue ni Crowd1, tayo yung magbe-benefit. So ganyan po ano. So ang matindi po nito, ibig sabihin, dyan lang umiikot yung negosyo. Ganyan yung pattern ng kanyang business, yung concept. Kaya masyado niyang ginalingan eh. Kasi hindi po siya nakafocus sa isang product. Hindi lang product ang hawak niya, kundi companies mismo. Maraming companies ang nakikipag-tie-up kay Crowd1 ngayon kasi nga super trending niya. At yun po yung exciting part. Ang maganda po nito, yung lahat ng kinikita niya dyan, 40% ay inassign na niya para sa Crowd1 rewards natin. 40%. Para saan niya yung 40% ng kinita ng revenue niya? Yan po ay para sa mga affiliates. All affiliates all over the world. So tandaan po natin, lahat ng 40% na yan ay binibigay niya sa mga affiliates. Ayan. So ito yung pinagpuyatan ko kagabi. Alright? Ito pang matindi. Yung another 40% ang kinikita na niya, okay, out of 100% ha, 40% para sa Crowd1 rewards, 40% para sa residual income. Ano naman itong residual income? Ang residual income po, ito ay yung monthly na natatanggap ng mga members na may rank, yung mga leaders. Ito yung nag-build. Starting from team leader na papag-usapan din natin mamaya. Yan po yung ayuda na parang sweldo na rin po yan every 15th of the month. Natatanggap po natin yan. Grabe, parang sweldo po yan. The higher the level ng rank, paglaki ng monthly. Lifetime po yun. Wala pong maintenance. Wala ka pong ginagawa. Ang tawag na ay passive income. Yan po ang tawag na ay residual income. Diyan po napupunta yan. Yung another 40% na yan. Ang tawag na ay residual income every 15th of the month. Isipin niyo po ha. At yan po ay galing doon sa lahat ng companies na nakalink sa Crowd1 platform. Ngayon, yung natitirang 20%, okay, yan naman yung bumabalik sa company. Yun yung ginagamit sa kanyang mga events, sa mga promotions. Siyempre, kailangan din nalang kumita. Okay? Kasi nga, sila ang antindi po ng kampanya, no? Gumawa sila ng platform para tulungan tayo talaga. Sila na ang gumagawa ng paraan para to earn. Tayo na lang ang kulang. Ayan. Kaya, kung mabivisualize nyo po kung gaano katindi at gaano kalupit yung business concept po ng Crowd1, grabe po ito. Kung ito po ay makukuha nyo ng talagang madibdiban, ano? Ma-internalize nyo po ito, antindi po nito. At ang sinasabi ko nga, kapag dumating yung panahon na by 50 companies yan, 100 companies, grabe, pauhuway-huway ka na lang sa inyo ang laki ng kinikita mo. Ayan, kaya wag po kayong mawawala sa track natin. Just keep on going lang. The future po is napaka-bright kay Crowd1. Wag kayong makinig. Wag kayong makinig sa mga sabi-sabi, sa mga hearsay. Ang paniwalaan nyo ay yung nakikita nyo ngayon. Yung nakikita nyo mismo. Kasi maraming tao na magdidiscover sa madaming tao na magsasabing ganito, ang Crowd1 ay ganito. Kasi wala silang alam.
Pero kung nakikita nila ito, ewan ko lang. Okay po? So huwag kayong makikinig doon. Kasi nga, tandaan po ha, ang daming tinatamaan na negosyo po si Crowd1. Kaya these companies will do something para ma-destroy tayo, but they cannot. 170 countries na po tayo. 10 million na po tayo in just 18 months. Ganon katindi. History po yan. Okay? So ibig sabihin, dyan lang po umiikot-ikot yung business concept po ni Crowd1. At antindi po ano. Ayan, sa mga susunod na natin, pag nagkaroon ng product ulit, babago na ulit tayo ng presentation. Ano? So kaya tayo po, hindi nakakapagtaka na tayo po ay number one na. Pwede niyo po yung research ngayon, pumunta kayo sa Google ngayon. I-type niyo yung BFH, Business for Home. Number one tayo po doon sa momentum. Crowd1 nandiyan po. Number one po tayo. Ganon katindi. Kaya huwag po kayong panghinaan ng loob. Pokpok lang kasi ito na. Nasa tamang negosyo po kayo. Hindi po basta-basta si Crowd1. Tandaan niyo po yan. Napakalaking kumpanya po nito. Sipin niyo po yan. Ano? So mapapansin niyo yung nakaano dyan, nakabox dyan. Naunusan pa niya yung mga matatagal na kampanya, nandiyan na sila, New Skin o pang-anim lang, si Amway, si Forever Living, si Yusana, nandiyan din si Yusana, at least kahit paano 23, si Tupperware, si Herbalife, si Mary Kay, nandiyan, ang dami. Pero be proud kasi number one po tayo. Hindi po ano yan, hindi po fake news yan, ha. Pwede niyo pong i-share sa Google ngayon yan. So ganun katindi yung konsepto at negosyo po ni Crowd1. It's 5 o'clock. Alright, so ngayon kumbaga ito na yung panahon. This is the time to adopt the latest trending business of this generation, which is the fastest and most stable growing international company. Okay? Kumbaga, using the super powerful digital online business in the world. Yan na yun. At ang pangalan po yan ay Crowd1. Ayan. Yan po yung magiging trademark natin. Tandaan po natin na 1.5 years pa lang tayo, pero sobrang grabe na to. Alright? So ngayon, how could you say no on this kind of super duper opportunity? Andyan ang tindi talaga ng kumpanya, no? Hindi ka talaga makakasaya nyo kung makikita mo lang yung actual at tamang presentation ng Crowd1 kahit wala kang puhunan, mangungutang ka. Sa ganda po nito. Alright? Ang nangihina lang kasi ang loob ng mga kasama natin siguro ng ibang members dahil hindi nila nalalaman at naiintindihan kung ano yung Crowd1. Okay po. So, tatlong paraan kung paano mag-link kay Crowd1. Ayan, simple lang naman yan. Sign up with the sponsor link. Yung isa yung link dyan, baka hindi nyo pa rin alam kung nasa yung link na yan. So, tutulad din natin mamaya. Okay? Pipili lang kayo ng membership package. One time lang yan. And that's it. Simple as that. And then you get your free trainings and business tools. Attend lang po kayo ng mga trainings and seminars para ma-master nyo ito. Then everything will be easy for you. Alright? And of course, ito na yung mga bagong packages natin. Okay? Binago ko na rin kasi naka-BP tayo. So, ito tayo. May white package, 990 BP. Ang ibig sabihin po ng BP ay business points. At yan po ay para sa white package, 6,000 pesos po yan. Pero may kasama na po yung Crowd1 Rewards. Tandaan po ha, yung parila sa 40% ay Crowd1 Rewards, 40% para sa residual. Okay, 6,000 pesos po yung kasama niyang Crowd1 Rewards. Yung black package po ay 2,990 BP or 18,000 pesos. At ang kasama pong Crowd1 Rewards ay 18,000 pesos din. 7,990 BP, yung gold, ito yung most popular. At ang kanyang, yan po ay makukuha sa 48,000 pesos. 10 minutes na lang daw uli. Alright. Pero ang Crowd1 Rewards po niya ay 60,000 pesos or 1,000 euros. And of course, yung most value na product po o membership package po ng Crowd1 ay yung ating titanium. It's 24,990 BP or 2,499 euros in peso, 150,000 pesos. Pero ang Crowd1 Rewards niya ay pumapalo na sa 210,000 pesos. So, paglaki ng package, paglaki ng Crowd1 Rewards. Alright? So, ngayon, benefits ng mga members. Okay? So, syempre, magkakaroon ka ng login account po para ma-monitor mo at ma-access mo lahat ng pinaliwanag ko kanina, nandun lahat yung sa ating portal. Syempre, para ma-monitor mo rin yung pag-grow, magkano yung kinita mo, magkano yung i-withdraw mo, magkano yung kailangan mo, nandiyan lahat yan. Of course, and then education package, yung e-learnings na kasama sa package mo, it will help you a lot to improve yourself, to be a well-rounded person. Nandun po, panoorin nyo lahat yon. Benefits mo yon. Patatlo, may Crowd1 Rewards ng package. Kung ano makahat, alimpas ang kunin mo dyan, may kasama na po yung Crowd1 Rewards. Ano po? And then pang-apat, nagkaroon ka na rin ng sarili mong travel and tourism business for free. Wala ka pong binayaran doon kasi nga member ka ng Crowd1. Pang-lima,
Ayan, may profit sharing po tayong natatanggap. May profit tayong natatanggap every week at saka every quarter na dadaanan din natin sa second part. So pang-anim, it will give you an opportunity to earn unlimited and multiple ways kasi sobrang dahil po nating businesses. Plus, marami pang madadagdag. Ang maganda po dito, ang company, kahit nagdadagdag ng iba't ibang companies and businesses niya, wala po tayong binabayarang extra. Wala po tayong binabayarang maintenance. Wala po. Ganon katindi yun. Okay? So, helping system po, helping system program po ng company. Nandiyan din po yan. Kasi papaliwan natin sa compensation plan sa part 2. Ang isang sagot na gusto ko dito, may mga incentive programs din na meron din. Ano? And then, isa pa, wala pong renewal yung account natin. Wala pong expiration yan. Yan po ay walang quota. Wala din pong maintenance. Kasi sa ibang companies, kailangan mong bumili isang bottle ng ganito para makuha yung bonus. Wala pong ganun sa atin. No hard selling. Hindi mo kailangan maglaku-laku bahay-bahay. Okay? Kasi nga, on everything online na. And wala din tayong re-entry. Right? And tindi ng konsepto po ng Crowd1. Alright? So, let's enjoy this amazing opportunity kasi nakalatag na sa table na. Nandiyan na. It's already on the table. Iga-grab mo na lang such an amazing opportunity. Alright? So far, yan po yung tinatawag na kanina ni Miss Kim Vlad, the power of easy. At yan po yung konsepto na ginawa po ng Crowd1 is impossible is nothing. So ngayon, actually binilisan ko lang po yung presentation ko. Okay, yung lahat ng details na makikita niyo po doon, naka-upload na po lahat doon sa YouTube channel na ginawa ko. Alaman po nun ay Crowd1 lang. Ngayon kung para gusto niyo pong subaybayan yung mga kaganapan doon at yung lahat ng concept details doon, pwede niyo po akong isubscribe doon sa ano natin, sa channel natin yung para sa Crowd1. Ang pangalan ko po doon ay Crowd1 Director. Ayan. Alright? Hit yung notification para at least maging ma-notify po kayo kung may mga tayo bago tayong updates araw-araw. Alright? Yun lang po at maraming salamat. Yun yung first part. So, magpo-proceed po tayo doon sa ating bagong platform ng Crowd na ano, Dexter. Yan. So by November 10, ilalabas ng company yung bagong platform ng Dexter. Fully operational po yan. That's another profit po ng company. And of course, ayan, yung mga bago ano. And pag-uusapan natin today yung 9 amazing ways to earn po ng Crowd1. Ano? So may mga incentive program and of course, yung mga education package. Alright? So bubuksan ko po yung second part, yung ating ways to earn. Yan. So bagong share. So may 5 minutes ulit. Ah, napuputol po kasi every 40 minutes lang kasi allowed sa ating ni Zoom. Ano po? Basta pag naputol po, pasok lang po kayo. The same ano ha, the same link. Sorry po. Ayan. New share. So yan. Pag-uusapan naman natin is yung ating tinatawag na compensation plan. Kung paano kumita kay Crowd1. Ayan. So lalo-lalo na po doon sa ating mga bago. Ano po? Ayan, ito po ay namnamin nyo, sundan nyo po ng maayos, internalize nyo. Okay po? At ayan, paano kumita kay Crowd1? Part 2 na po tayo, compensation plan. Ito po ay full detailed na. Full detailed na. Kasi marami kayo makikita sa YouTube about compensation plan. Pero minsan hindi nila pinapaliwanag doon talaga ng detalyado. Ito, talagang dinaisip po natin ng malupit para mas madali yung maunawaan. Okay? So ito po yan, tulad na sinabi ko kung paano gumagawa ng pera si Crowd1, gumawa ng platform. Nasa front tayo ng mga members. Ang gagawin lang natin, just simply anything of the education package and nandun na tayo, nakaposisyon na. Okay? And then, nakalink yung kanyang, nakalink yung kanyang platform sa napakaraming companies. Yung lahat ng products and services yan kumikita sa loon. Ang maganda noon, tulad na sinabi ko nga, 80% of that, binabalik sa atin. Ito na yon. Sinabi ko kanina, ano po, 20% yung kinukuha ng company, 40% yung kulay gold para sa Crowd1 rewards lang, another 40% para sa residual income. Ito yung may mga network. Alright, kaya kung tayo po ay nakaposisyon na ngayon, sikapin po natin na itaas ng itaas yung rank natin, yung ating level ng network. Kasi nga para po tayong may sweldo doon, para tayong may pension buwan-buwan, grabe. 15th of the month pa lang, that's it. Grabe, iba pa yung Crowd1 rewards po natin na quarterly. Alright? So ngayon,
hahatiin po natin yan sa siyam na paraan. Yung 80% na yan, may siyam na paraan natin gagawin. Ano po? So ito po yon 9 amazing ways to earn po ng Crowd1. So may tinatawag po tayo na fear of loss bonus. Yan yung una. Pangalawa, educational package sales bonus. Pangatlo po ay matching bonus. Pang-apat, customer sales bonus. At ang panglima, active user pool income. Pang-anim, booking income. 7, weekly streamline bonus. Ang dami po ano? Pang-8, long-term residual income. At pang-9 ay yung ating quarterly na Crowd1 rewards. Ayan. So okay, umpisahan na natin. Ano? Unahin natin si fear of loss bonus. Okay? Sino si fear of loss bonus? Ito yung unang-unang rewards or income. It is the kickstart. Ang tawag dito ay kickstart reward. Very unique. Crowd na lang po ang may ganito. Wala pong ibang company nag-o-offer ng itong klase po ng reward. Ang tawag po ay fear of loss. Ano po ito? Ito po ay 14 days challenge from the day na nag-sign up ka. The company will give you a 14 days to earn back your puhunan. Sabi mong fear of loss is yung takot na mawala yung puhunan mo, yun ang ibig sabihin niya. It is a 14 days challenge or kumita ng mas higit pa sa puhunan mo. Okay? Paano gagawin? Okay? Right after ano, ito po ay para doon sa mga bago natin na within the 14 days pa. Okay? Ang kailangan nyo lang pong gawin, dahil nalaman nyo na yung konsepto ng crowd na i-offer nyo na yung first part, so papaliwanag nyo naman ngayon is kung paano yung kitaan. So we have referrals, apat na affiliates in 14 days. Okay po, hindi po 10 or 20 ano po. Kasi sa ibang companies, kailangan mo damihan ng invites talaga para kumita ka ng malaki. So dito po, ang hinihingi ng company ay apat lang in 14 days. But the more, the better. So dito, kapag nagkaroon ka ng apat, ayan, sabi po dito, magkano ang kikitaan pwede mong kitain? Pwede kang kumita ng 7,500 pesos up to 180,000 pesos in just 14 days. Yan po yung purpose ng fear of loss. Yung takot na mawala yung puhunan. So nasa iyo na lang kung alin yung gusto mong tapusin. So ganito yan. Apat ano? Halimbawa, ang nakuha mong affiliates ay bumili ng apat na white package, ng education package natin. So ang ibibigay ng company dyan instant ay 7,500 pesos agad. Ngayon, kung ang kinuha naman nila ay black package, ayan, yan po ay 22,000 pesos agad. Kung gold package naman, ayan, 60,000 pesos agad po yan. Pero kung halimbawa ang na-offer mo ay talagang tao na negosyante, open-minded at talagang palaban sa gitong klase ng negosyo, ayan, yan po ay tumataging ting na 180,000 pesos agad in just 14 days. Worst scenario, kung white, bawi ka na, sobra pa. Okay? So ganito po yan. Yung magiging total, ang hitsura ng lalabas sa ano mo, sa portal mo. Ano? So yan, kung magkano, kung ilang araw mo natapos, tulad po ito yung natapos lang ng 7 days, and then nakuha niya yung 22,500 pesos. 375 euro times 60 pesos po yan. Ano? So 22,500 pesos. So suma total, ito po yung magiging total income mo kapag nakompleto mo yung apat sa loob ng 14 days. Ito yung total kasi may ibang income pa bukod pa doon sa fair of loss, may bonus pa kasi tayo. Kapag white package daw po ang nakuha nyo in 14 days, ang magiging total income mo kasi may binary income pa yan, may fair of loss ka pa. So at least kahit pa ano, meron ka pong total income na 9,660 pesos agad kung white package. In 14 days po, kumbaga, di ba? Sa puhunan ng 6,000, tumubo pa. May negosyo ka pa. Pero kung black package ang makukuha mo, ito po yung total earning mo in 14 days. Yan po, 28,980 pesos agad. Grabe, no? Times 4 agad ang puhunan mo. At pero kung gold ang makukuha mo naman in 14 days, ito yung magiging total income mo. Apat na 4, gold. 77,280 pesos. Ang tindi po talaga ng compensation ng ano ng Crowd1. Grabe. Titanium will give you 234,000 pesos agad in 14 days. Kaya ikaw na lang ang tatanungin kung ano yung package na gusto mo dyan. Alright, siyempre, so depende rin din sa ino-offeran mo. Okay, ang maganda po dito sa negosyo natin, ang alam nyo po ba na ang Crowd1 ay pandemic-proof? Pandemic-proof po tayo kasi wala tayong shipment. Wala po tayong hard selling. Walang lako-lako.
Everything goes online. Everything works online. Pandemic proof tayo at ito pa yung super trending na business ngayon. Isipin nyo ano, kahit may pandemic, 10 million yung members natin worldwide na buong mundo ay may crisis talaga. At ang daming na bagong buhay. Ayan, nandiyan na si Coach Glenn nga na nag-testify na yan last week, pero mamaya bibigyan natin din ng pagkataon na hinga ng tips sa kanya. Ano po? Okay? At yan yung secret behind the fear of loss bonus po natin. So, ayan, ikaw na lang ang tatanungin kung ilan at magkano yung gusto mo doon sa apat na yon. Alright? So, let's move on. Pag-uusapan natin yung second way to earn kay Crowd1. Okay? At ang tawag po dyan ay educational package sales bonus. Alright? So, bago sa paningin, ano? At ang commission po natin ay binabayaran ng company sa pamamagitan ng tinatawag natin na binary bonus. Kasi ginagamit niya ngayon yung strongest reward system na 1:1, 1:2, 1:3. Tayo lang po ang meron nito. Tulad doon sa unang video na pinanood natin kasi sa introduction, ang sabi ni Sir Jonathan doon, no one, no other company that can give you this kind of stuff. Na talagang ano, na talagang, dobat pala ako. Saglit. Sorry naman, naputol. Ayan. So, walang ibang company na kaya magbigay ng ganong klase ng compensation na may ganito. So, ipaliwanag ko parang kung paano itong tinatawag natin na, ano, no, na binary bonus or tinatawag natin educational sales package. So, ganito po yan. So, yung mga package po kasi natin ay may kanya-kanyang points. Point system, ano? Yung white package ay meron pong 90 points. Yung black package ay meron pong 270 points. Gold po ay 720 points and titanium ay meron pong 2250 points. So paglaki ng package, paglaki po ng points. So ibig sabihin, malaki ang income. Alright? So mag-start po tayo sa sinasabi natin na binary, 1:1. So ito po yan. Okay, bago po ito sa paningin, bago sa sistema ng mga nasa network marketing o mga nasa sales or direct selling. Ano po? So binary, 1:1. Ibig sabihin, magkakaroon talaga tayo ng sarili nating team left and right. Kasi sa positioning po ng mga affiliates natin, so pag-encode mo kasi yan, automatic na mapupunta sila is either sa left or sa right lang. So ikaw mamimili doon. Okay? At kada package na binibili nila ay may corresponding points. Parang ganito po. Halimbawa, may pumasok sa left side na white package, di ba? 90 points po yon. And then yung second affiliate mo, bumili din ng education package. Kasi gusto niya mag-simple, mag-crowd one din. So, in-encode mo naman sa right side. Yan po ay 90 points, 90 points. So, ang total ng dalawang package in-encode mo ay 180 BP or business points. Okay po. So, ganun din. So, every time na may pumapasok o bumibili ng education package natin, so, yan yung magiging pattern. Okay po. At is, hindi po yan yung ibang parang pyramid na talagang yun na ganun, ano? So, ganyan lang siya kasi nga, ano lang siya, dalawang linya lang yan, left and right lang. Okay? So, ang ibig po sabihin, ng BP, ganito magiging commission mo. 180 BP, ang ibig sabihin po niya ay 18 euros. So ang 18 euros po, kapag kinonvert mo sa peso ay 1,080 pesos. So yun yung magiging income mo. Ano? I'm talking about white package pa lang. May kumuha ng white package. Gusto ko sumali sa crowd doon. Maganda pala yung stoops and reward system nila. In-encode mo. In-encode mo sa kalibang isa, ayun, may 1,080 pesos ka agad. Keepin mo yun ha, doon sa membership nila na 6,000, meron kang 1,080 pesos. Yun po yung binary 1:1. Okay, yung almost traditional, pero unique pa rin kasi from the level to kasi dyan, kahit hindi mo invite, basta pumasok sa left and right mo yung points bayad ng company. Pero ito yung matindi. Binary bonus 1:2. Okay, ito yung matindi po. Yan, halimbawa, may nag-encode sa ilalim mo, hindi mo kakilala. May pumasok 90 points, white package. Tandaan niyo po ha, paglaki ng package, paglaki ng points, paglaki ng komisyon. White lang po yung sinasample ko dito kasi yung black gold at titanium, malaki talaga po ang komisyon nun. So white lang tayo.
So halimbawa, and then may suddenly may nag-encode din, may pumasok din pala ng ibang affiliates from other, ano naman, from other referrals mo, nag-encode din siya ng bagong affiliates niya, 90 pension. And then suddenly may pumasok ulit sa ilalim niya. Pero wala ka pang right ha, isa lang yung nasa left mo, I mean, dalawa yung nasa right na pumasok na affiliates. Yun po ang maganda sa company. Yan po ay binabayaran ng company lahat. Hindi mo kailangan maghintay pa ng isa sa left side. Kasi sa ibang company, kailangan mo palihin sa left side. Wala pong ganun. Lahat po babayaran ng company. 90 ang total, 270 business points. So, ibig sabihin po niyan, yan po ay 1,620 pesos. Wala pong nakakalusot po lang, ano, walang nasasayang dyan. Yan po yung tinatawag natin na binary 1:2. Okay? May isang pumasok sa left side na white, dalawa sa right side. Bayad. Pero itong mas matindi pa rin, pinatindi pa, 1:3. Tulad sinasabi ko sa inyo, tayo lang po ang may ganito. Ayan, tulad sinabi ko, may pumasok sa left side, 90 points, white package. And then, immediately, may pumasok ng tatlo dyan, hindi mo kakilala. Babayaran po lahat ng company. Ito total na lang yung points. So, 90 equals 360 points. So, pag 360 points naman yan, isang basa lang ng system, may commission ka agad na 2,160 pesos. Hindi 1,080, hindi 1,060, kundi 2,160 pesos. Kahit hindi mo invite yan. Okay? Kaya mahalaga yung alam mo yung system ng binary. Kaya kapag hindi mo ito alam, ay hindi mo mabivisualize kung gaano kalaki yung dapat mong kitain pala. Even yung sa pag-i-encode mali. Ayan, dapat alam din po ninyo yung point system, yung waiting. Ayan, dapat alam din po ninyo. Ano? Ayan yung matinding kitaan po natin, natin na binary bonus. At yan po ay nakabase doon sa ating educational package. Yung mga e-learnings po na binibili ng ating mga members bilang entry para maging Crowd1 member. Ano po? So ayan, pero hindi tayo natatapos dyan kasi yan po ay pangalawa lang sa kitaan po ng Crowd1. Ibig sabihin po, maganda po dito ha, tandaan nyo po ha, paglaki ng package, paglaki ng points, paglaki ng commission. Isipin nyo sa white package pa lang. O di ba, may pambili na ng bigas at pambili ng ulam, ano? Alright? So ibig sabihin, kahit sino po pala ang pumasok sa structures nyo dahil nga sa tinatawag po natin na helping system po ng company, unlimited 1,080, 1,620, 2,160 pesos po kung white package lang yung pumapasok sa buong structures nyo. Nagugulat nga yung iba. Hindi pa daw siya nag-i-invite, hindi pa siya daw nagpo-post na ubuhan ng kanilang mga referrals, may pumapasok na sa ilalim nilang mga posts na hindi nila kilala dahil yung po doon sinasabi natin na helping system po ng Crowd1. Automatic po yun. Pag kami ay nag-encode at nasa linya namin kayo, automatic pasok yun from me up to the last person of the structure. Ganong katindi yun po yung stoop and reward system po ng Crowd1. Okay? At yun yung income number 2. Okay? Let's move on doon sa patatlong kitaan kay Crowd1. Ang tawag po dyan ay matching bonus. Okay, ano pang ibig sabihin ng matching bonus? Ayan, ito yon. Ang matching bonus po ay 10% na income from the income ng mga referrals mo. Wow! So lahat pa lang nasa ilalim mo na referrals mo, lahat ng kita nila meron kang 10%. At yan po ay passive income naman ang tawag din dyan. Ano? Sipin mo, nagtatrabaho sila, kumikita ka ng 10%. Ang matindi po nito, 10% ka sa first level. Lahat ng nasa first level mo, ibig sabihin yun yung mga personal invites mo, mga personal referrals mo, yan po ay meron ka sa lahat ng kita nila, may 10% ka. Pakiano po, pakimute. Thank you so much. Yan. At hindi po natatapos din yung matching bonus mo. Ano? Tandaan po ha, yung level 1, yun yung mga personal referrals mo. Lahat ng kita nila, may 10% ka. Pero ito ang matindi. Mula level 2 hanggang level 5, may kita ka pa rin. Yan naman po, hindi mo nakakilala yan. Yan ay mga affiliates na napumasok sa structure mo kahit hindi mo kakilala. Ibig sabihin, sa level 2, may 20% ka. Sa level 3, may 30% ka. Level 4, 40% ka. Sa level 5, up to 50%. At yan yung matching bonus. Ang laki po niyan. Kaya mahalaga talaga na kung may nabuong structure mo, ang laki po ng kinikita. At malaki talaga ang kinikita. Bibigyan ko po kayo ng sample. Ayan. Ito po ay account ni Coach Glenn. Yung kausap ko kanina, si Coach Glenn. So ano po? Ito po yung actual na kinita na niya. Hindi po ito fake, hindi po ito magic. Ito po yung actual na ano niya, account niya. Ito po ay August 17. As of August 17, ano? Ibig sabihin last week.
So ang total, mapapansin niyo po dito yung total na kinita niya sa binary is 56,610 BP. Yung kinita niya sa matching bonus, 18,324. Matching bonus pa lang po ang laki na, no? So yung total earned niya sa binary at saka sa matching bonus po ay 74,934 BP. Kung i-convert mo sa ano po yan sa euro, yan po ay divided by 10, 7,493 euro. So magkano po sa peso? Ayan. Yan po ay 449,580 pesos. Ang kinita na niya sa loob lamang po ng 3.5 months. Sipin mo yan, may pandemic. Kumikita ka ng kalahating milyon sa loob ng 3 buwan mahigit. Pandemic proof po tayo. Yan ay mangyayari lamang kung alam mo yung formula. Kung alam mo yung success formula na tinuturo namin lagi dyan sa chatroom. Hindi po kami napapagod mag-update dyan sa chatroom. Ang dami kong ginawa ng videos doon sa YouTube channel ko. Nandun na lahat. Ang dami ko ng videos doon. Paulit-ulit ko nang ginagawa. Hindi ako nagsasama mag-create ng videos yun para matulungan kayo. Tamad na nga lang talaga yung iba na manood ng video. Nandun na. Pinagpupuyatan ko po lahat ang gawin yung mga videos yun para matulungan kayo, para ma-realize nyo, ma-internalize nyo yung formula, yung success formula ng Crowd1. Pero yung iba ayaw pa rin panoorin. What to do yan? Diba? We cannot just put the money in your pocket. Wala pong ganun, tulungan po tayo. Bilang leader po ng team, talagang pinagpupuyatan ko po ito. Alright? So sana naman po is gawin, do your part din. Alright? Kasi ang hangad po namin ay kumita rin po kayo ng maayos. Okay? So mapapansin niyo po dito kung magkano kinikita at anong date. Nandiyan po yan. Halos araw-araw po yan. Nakauras pa. Okay? At ito naman po yung sample kung paano pumapasok yung matching income sa account natin. Nakalagay po kung anong level, magkano yung kinita, saan galing at anong date. Ganyan po yan. Auto-generated. Na pwede talaga kayong kumita ng 10,000 to 30,000 pesos a day. Naranasan na po namin yan. Ako personally, naranasan ko na rin talaga yan. Ano? Kasi nakaka-receive po tayo ng notification from Crowd1 mismo. Everybody, kahit sino mag-encode na pumasok na affiliate sa buong structure mo, may kita ka. Yan po ay mangyayari kung tulad ng sinabi ko, nasundan mo yung structure. Nasundan mo yung success formula. Ganun lang kasimple po yun. Alright? Kaya halimbawa, kung kayo nakakakita ng mga coaches natin na nagpupost ng income na ganito, ang laki ng kinitang ganito, huwag po kayong maingit, huwag po kayong maging jealous. Kasi, ang nakikita nyo po ay yung figure lang na pinupost nila sa Facebook. Pero hindi natin nakikita kung anong oras sila natutulog. Kung anong oras, anong ginagawa nila. Anong ginagawa nila sa Facebook, anong ginagawa sila sa negosyo. Hindi natin nakikita yon. Minsan, ang nakikita lang natin yung resulta na. Alright? So, ganun lang kasimple ano. So, ngayon, ito, bago pumunta po tayo sa ating new product sales bonus. Ayan, bago po ito. Lalo sa ating mga bago, sa mga first timer, mayroon tayong bagong source of income kay Crowd1. Tapos na po yung first three. Tayo po ay papasok sa 4, 5, and 6. Okay? Ito po ay yung pang-apat na tinatawag po tayong customer sales bonus. At saka, active user pool income. Alright, so pagsasabay na natin yung dalawa na yan, ano? Okay? Ito po yan. Dahil nga nagkaroon na tayo ng mga bagong products, bagong services, so nagkaroon po tayo ng bagong compensation. Okay? Ito yung ating dati, existing compensation pa natin. So ngayon, sa pang-apat na kitaan, ang tawag po dyan ay customer sales bonus. Anong ibig sabihin po nito? Pakimute po, pakimute. Salamat po. 15% na sales commission sa lahat ng product, available product po na nasa portal natin except educational package. Except ha, the rest, kahit alin doon ang marekomenda mo sa customer mo, may 15% ka na commission. Additional income po yan, matik yun. Ito pa, may tinatawag pa rin tayong active user pool income. Ito naman po yung special pool para doon sa ating mga active members na gumagamit, nagbibenta at nag-contribute ng lahat ng products. Profits from all over the world po yan. Magkano? May 25% na kukunin doon sa total revenue ng company. Okay, halimbawa, kumita ng 10 billion euro. So, 25% noon ay para doon sa active user pool income. At yun ay paghahatian nila every quarter.
Every quarter po yan. 25%. Okay? Kailangan mo lang ano? Maging active. Okay? So, plus, ito pang maganda. Yung 60% na revenue doon sa lahat ng bagong products niya, di ba, ang dami ano? 60% po noon ay ilalagay niya doon sa dati. Doon sa existing compensation pa natin. Kaya lumalaki nang lumalaki yung kitaan kay Crowd1. Grabe po yan. Alright? So, pag-usapan natin yung pang-anim. Ang tawag po dyan ay booking income. Wow! Grabe ano? So, booking income, ibig sabihin, every time you book yourself. Kasi dahil ikaw ay may booking portal na, so hindi mo na kailangan mag-book pa kung saan agency or travel agency or online travel agencies. Kasi nga, nakikita mo doon sa portal mo kung ano yung mga murang hotels, yung mga murang pasyalan. Nandun na lahat yun. Okay? So nakukuha mo sa sarili mo yung discount. Malaking bagay po yun. So pangalawa, kapag ang ibinook mo naman ay mga kakilala mo, mga kaibigan mo, malaki rin ang kinikita mo dyan. Kasi ang tawag ko dyan ay markup o margins. Halimbawa, may nag-book sa'yo one family worth of $3,000. May markup commission ko halimbawa na kasi ang markup po natin 15% to 80%. Lalaroin mo na lang yun. Depende, wag mo namang taasan ang markup kasi kontrolado mo yung portal mo. Yan ako lang muna ha. Mute ko na lang. Yun. Okay? So, ibig sabihin, putol. Yan. 15 to 80% yung markup natin. Ibig sabihin, as a member, magagamit mo na yung portal natin for your next travel. Okay? Book yourself and you get the profits every booking. And then, of course, yung mga gagawing booking ng ating team, makakakuha ka pa rin doon para sa ating additional na quarterly dividends at sa ating tatawag na booking, ano, active user pool income. Okay po? So, pampito, dami pong income, ano, weekly streamline bonus. Ito na po yung tatawag natin ay passive income po ang tawag dito. Yung mga naunang anim, yung po ay active income. Passive income, ibig sabihin, ito po ay kiniklaim mo na lang. Kiniklaim mo lang. Wala kang ginagawa, kiniklaim mo lang. Okay? The money is working for you na dito. I mean that the company itself, ano? Ayan, ang tawag po diyan ay streamline bonus, weekly streamline bonus. Yan po yung pampito. At ito po yung bonus na kiniklaim natin every Wednesday. Tandaan niyo po mga coaches, walang ibang company na kayang mamigay ng bonus every Wednesday. Crowd1 lang in the entire history. Wala pong ganun. Kung meron man mga bonus ang kinsinas katapusan, pero yung weekly, wala po, tayo pa lang nakakagawa nito. Crowd1 pa lang, every Wednesday, wala pong sablayan. May nadidelay man kapag may mga transition ng mga portal upgrade, pero pumapasok po yan. Antindi po ano? And this is how it works. Ang sabi po dito, as the entire Crowd1 community grow daw, nag-gain ka. Everyone na nag-sign up after mo, nag-i-increase yung streamline bonus mo. So, ang streamline bonus po weekly ay may 20 levels. Okay, may 20 levels po yan. Ibig sabihin, mula sa mababa hanggang pataas. At ang maganda po dito, yung first level po ay libre. Wala pong qualification yun. Ibig sabihin, wala ka pang ginagawa, may bonus. Ito po yon. Okay? Ang level po ng streamline bonus ay nakadepende doon sa tinatawag natin na personal referral. Yung personally sponsored mo na affiliate. So the more referrals, pagtaas ng level. Everyone referral will corresponding level po. Yan na po. Okay? So, ang maganda, yung level 1 po ay free. Hindi mo, wala ka pang ginagawa. Sumali ka ng Sunday, dumating yung Wednesday, mag-claim ka na agad. Wala ka pang ginagawa. Free po yan. Yan po ay 2.5 euro agad. Ganda, no? Every Wednesday po yan, walang sablayan. Ngayon, kung ikaw naman ay makakarating sa level 4, ibig sabihin, 4 na referrals po, level 4 po yan, ano? It will give you 10 euros a week. Okay? And of course, kapag nakarating ka ng level 8, ikaw ay black package, it will give you 75 euros na. And then gold package naman at nakarating ka sa level 12, it will give you 250 euros a week. 1,000 inaman po yan. At kung ikaw ay masipag talaga, focus at determinado, na-reach mo yung level 20, tumataging tingkoy na 250 euros po yan per week. Grabe po, ano?
yan po ay passive income. Kiniklik mo na lang yan every Wednesday. Antindi, ano? Yan, ito po yung sample ng new invite. 2.5 euro per week po yan. 10 euros in a month. Ito po yung may 4 invites. 10 euros in a week. Ito po yung may 14 invites. 750 euros a week po yan. Ang laki po yan. I'm talking about euros po. 1 euro, 60 pesos. Okay po. Ayan. At hindi pa din natatapos po ang compensation po ng Crowd1. May tinatawag pa tayo. Kung kanina ay weekly, ngayon po naman monthly. Intindi, ano? Monthly. At ang pangalan po niyan ay long-term residual income. Grabe, ano? Eto na. Long-term residual income, ito yung 40% na nilaan ng Crowd1 para sa mga members na to. Sino yan? Sila yung may mga network levels, yung may mga ranks. Sila yung nag-build talaga ng structure talaga nila, talagang tinulungan ang company to promote about the Crowd1, the products and services, and et cetera, et cetera. At yan po ay kiniklip every 15th of the month. Ito yung sinasabi ko kanina. Parang sweldo po ito. Yan yung 40% ng kinikita po ng company dyan sa kanila ibinibigay. Siyempre, masisipag, eh, duplikita. Iba pa yung Crowd1 rewards. Okay po? At ang maganda po dito, nag-i-start po yung residual income na yan from the level po ng team leader. Kasi may iba't ibang levels po. Ano, may team leader, may coordinator, may manager, may director, president, senior president, at saka po ambassador. Pagtaas po ng level, paglaki ng monthly residual income, paglaki ng monthly ayuda. Grabe, ano? So, ayan. So, tumataas. Kaya ang advice po namin sa inyo, just keep building your team. Ayan, may hindi nakamute na naman. Mute ko lang. Yan. Sikapin nyo pong maitaas yung inyong month, yung inyong rank, yung inyong residual income. Kasi grabe po ito. Monthly po yan, walang sablayan. Okay po? So ayan, at ito din po yung basihan ng ating mga incentives, crews, and bucket list. Sa kung saan, kapag narating mo yung level 10, yan po ay Director 1 star level na. Ayan, makakakuha ka ng libreng VIP luxury cost for 7 days for free. Ayan, palutang-lutang ka dyan sa dagat for free. Ang laman po ng cruise na yan ay panay Crowd1 lang. O ganun kayaman yung company. At kapag na-reach mo naman, yung level po ng President 1 star, namimigay na din sila ngayon ng mga mamahal din sa sasakyan. Okay, marami po kayo makikita sa Facebook na nagpo-post talaga. Kukunti pa kasi ang president. Kaya hindi pa ganun karami. Bago pa na naman tayo. No? Alright? And lastly, matatapos na po tayo yung pangsiyam na kitaan kay Crowd1. Ang tawag po dyan ay quarterly Crowd1 rewards. Antindi ng reward system, ano? May daily, may weekly, may monthly, may quarterly. Grabe, ano? So quarterly tayo. Quarterly bonus. At yan po yung tinatawag natin na Crowd1 rewards. Ito naman po yung another 40% ng kinikita po ng company. Sakto lang po ito. 10 minutes yung natitira. Alright? 40% po ng company ay para po dito sa quarterly Crowd1 rewards natin. Based yan po doon sa sales all over the world. Ano pang ibig sabihin ng Crowd1 rewards? Yan po ay accumulated amounts. Yan po yung amounts na naiipon dyan sa ating kulay gold na yan, yung Crowd1 Rewards. Saan galing yan? Yan po ay galing doon sa Crowd1 Rewards ng package na binili mo. Kaya pag malaki yung package, malaki agad yung Crowd1 Rewards. So dyan din po napupunta yung every week na kiniklaim natin every Wednesday, dyan din po napupunta. Okay? Ano pa? 30% po ng ating fear of loss bonus, dyan po napupunta. 30% ng ating matching income at saka matching bonus, o binary income, ay dyan din po napupunta. And of course, yung mga bagong stoops and rewards or mga products, profits natin in the future, dyan din po pumupunta. Ibig sabihin, lahat ito ay yung total accumulated amounts na napupunta sa ating Crowd1 rewards. Ito yung parang savings natin for long term. Parang savings natin for long term. Nandyan lang yan, hindi po nababawasan yan. Intact yan dyan. Okay? So, remember ha, ito po ay profits from all over the world. So, ito po ay quarterly payouts. Ano po? Kasi marami pa ako nababasa sa chat room. Kailan ko kos pwedeng i-withdraw yung aking Crowd1 rewards? Ito na po kasi po yung laman ng aking Crowd1. Pwede ko na ba itong i-withdraw? Wala pong ganun, coach.
ito po ay para sa quarterly crowd one, ano po, quarterly payout po ito. Quarterly, ano po, naka-schedule po yan ng March 15, June 15, September 15, at saka December 15. Wala pong nababagong date doon, yun na yung schedule niya. So, hihintayin mo lang talaga siya. So, hindi mo siya pwedeng i-withdraw ng weekly, monthly, ano po, or daily. Pang-quarterly lang po, ano? Alright? So, ganito po yan para malaman po natin kung magkano na yung laman at value ng Crowd1 Rewards mo dyan sa account mo. So, magkano ba ang value ng Crowd1 Rewards? Okay, tandaan po natin, makikita nyo dyan sa portal nyo, may nakalagay dyan BP. Okay? 1C1 is equals to 20 BP. Ang 1 BP naman, BP, ang ibig po sabihin ng BP ay business points. 1 BP po ay equivalent to 0.1 euro. So kaya kapag minultiply mo yan, 20 BP times 0.01 euro, ang lalabas po ay 2 euros. So madalit salita, ang isang C1 rewards po ay equivalent to 2 euros. Alright? So 2 euros po ha. Kung may laman yung account mo dyan na Crowd1 rewards na 300, ang total value niyan ay 600. Alright? So ganito yan. Ito naman yung formula kung paano ipipay out. Yan, malapit na po September 15. Malapit ang ating quarterly payout, ano po? Yung ating second quarterly payout. Next of the last year, this year ay yung last quarter, ay yung December 15. So let's talk about the September 15 muna. Okay, ito po yung computation. Okay, tandaan po ha, na ang isang C1, ang value niya ay 2 euros. Okay, yung rate, iba naman yung rate. Iba yung rate sa value. Yung rate niya ay unknown. Wala po tayong, hindi po natin hawak yan, company po ang may hawak niyan. At yan po ay available lamang every quarter. Lalabas po yan a day or the day na magpipay out na. Okay, kasi yan po ay nakadepende doon sa revenue, sa total revenue and price po ng company doon sa lahat ng product and services niya. Then kukunin yung 40% doon, i-divide niya doon sa lahat ng members, depende doon sa profit share or sa Crowd1 Rewards na nandyan sa account mo. Kaya advantage ng may malalaking Crowd1 Rewards. Okay po. Kaya kung maliit, tapos maliit ang rate, sumababa po talaga. So ito yung formula. Yan. So yung total value na nandiyan sa account mo, imumultiply nila yan doon sa rate that day. At kung magkano man yun, yun yung magiging payout mo. Talking about the rate, ito yung sample po ng rate na tinatawag natin. Ito yung sample po ha. Halimbawa, ito po ay yung laman ng account mo, may nakalagay dyan, 4845.23 yung Crowd1 Rewards. Dahil nga ang value niya ay 2 euro, so ang total value niya ay 9690.46. Yan po yung total C1 mo na value. Ito naman yung rate. Kasi nung nakaraang May po, sa last quarter na payout natin, ang rate po that time ay 0.0092. Kumbaga sa parang ganito yan, parang binili natin yung value ng pera natin ngayon ay 2.0. 2.0 euros ang value ng pera natin, ano? Pero ang palitan pa lang sa within sa the system that time ay 0.0092 lang. So mababa kasi nga nag-uumpisa pa lang, nag-generate pa lang tayo ng profits eh, ano? So ang value niya ay 8.9 euro yung magiging payout mo. Pero hindi na yan yung ating pattern. Tulad ng in-announce kanina ni Mr. Jonathan, iba na. Medyo something hindi natin kung magkano, ano? So parang ganito, halimbawa by September, I don't tell you that this is the exact figure. I'm not showing you na ito yung magiging rate niya by September. I don't know exactly the exact figure. But promising naman yung sabi nila. Ano? Halimbawa, ang rate by September ay 0.15. It multiply mo doon sa total reward mo na 9690. So magiging payout mo by September ay hindi po 9690 ha, dahil 0.15 yung rate. Ang magiging payout mo ay 1453 euros. So sa peso, yan po ay 87,180 pesos. Kung ang C1 mo ay 9690. Kung mababa, mas mababa siyempre dahil mababa yung rate. Ano? Parang ganito naman. Halimbawa, ang rate naman ay 0.25. So, magiging payout mo ay 2422 euro sa total na 96. Okay? So, sa peso, malaki na po yan. 145,358. Okay po. Kung ang rate naman halimbawa ay 0.50, so 4845 yung magiging payout mo. So sa peso, yan po ay 290,000 pesos. Tandaan po natin ha, yung Crowd1 Rewards every time na napipayout po ng company, hindi po nababawasan yan. Hindi po nagbaback to zero yan, hindi po nawawala yan. Yan po yung nagiging basihan niya kung saan niya ikakalkulate
calculate yung magiging payout mo. Kasi yan po ay amount na kinuha doon sa Crowd1 rewards mo, doon sa C1 package, 30% ng kinita mo sa binary, 30% from the contribution doon from the matching bonus at saka sa Fair Plus Pool. Diyan doon na pupunta kaya hindi na babawasan yan. Yan po ay nadadagdagan lang every week. At every time na kumikita ka sa binary jump, nadadagdagan lang po yan. So the another good news, 4 quarters po tayong makakatanggap ng Crowd1 rewards. 4 quarters, lifetime po yan. Walang maintenance. Wala pa tayong binabayaran. Nandyan lang. So ganito yung future niya. Paano siya kinalculate? Okay, let me show you the future. Ano po? Siya po kasi ay parang Bitcoin. Kung familiar po kasi with the Bitcoin, parang Bitcoin po yan. Ang Bitcoin po kasi ay cryptocurrency. Kasi gagawin nilang cryptocurrency yung ating C1. Ano po? So ang Bitcoin po kasi sa pagka, para malaman niyo po, ang Bitcoin ay nag-start sa rate po na 0.008 noong 2010. I-search po sa Google yan. Yun yung history niya. Ang baba as in zero to nothing. Pwede kang bumili noon ng isang pizza for 10 Bitcoins. Pero ngayon, magkano po ang isang Bitcoin? $11,000. Isang Bitcoin po ngayon ay 600,000 pesos na. Ganon kataas. At yan yung future ng C1 natin. Ang C1 po natin nag-start sa 0.0092 na parang Bitcoin. So, kaya napakaganda po ng future. Alright? So, tandaan, exciting po yung magiging mga darating na payouts natin kasi maraming features ang nadadagdag, maraming products. Ano? Ang mangyayari, yung rate ng ating C1 ay tumataas ng tumataas. So, hanggang sa ay maging ganap na cryptocurrency na, and of course, less than a minute po ha, less than a minute, bigla pa lang mamamatay, pasok ulit ha, pasok ulit, kinulang pa yung 40 minutes. Ano? Kasi yung last part ng presentation natin, question and answer format, at saka yung whole handling the objection na. Okay? Bigla mapuputol po ito. So, yung tayo naman ng mga Crowd1 rewards, we will earn big time every quarter. Palaki na palaki po yan kasi pataas na pataas yung rate. Alright? So, tandaan po, ang Crowd1 reward ay dinesign for long-term income. Hindi po yan pang isang payout or pang second payout lang. Lifetime po yan na parang residual income. Yan po yung contribution natin sa company. Tayo po yung crowd economy. So, yung profits all over the world, dyan, imamultiply sa naipon mong Crowd1 rewards. Okay po. So malamang nag-iisip ka ngayon, ang baba pa ng aking Crowd1 rewards, paano ko ito itataas? Po ay talagang mag-earn po tayo ng big time later on kasi nga pag malaki na yung ating C1, so malaki na yung rate, ay grabe po yan. Ano? So ito yung matindi. Okay, malamang nag-iisip po kayo ngayon kung paano nyo itataas yung inyong tinatawag na Crowd1 rewards. Kasi siguro may mga members din tayo siyempre na OMG, ang Crowd1 ko, 300 pa lang, 500 pa lang, 800 pa lang, 1,000 pa lang. Okay, lalo na kung ang mga package po ninyo ay white, black, ano po. Unlike yung mga titanium talaga, tsaka mga gold, malaki na agad yan. Minimum 1,000, 1,200, 500, ano, 2,000, ano po. Pero don't worry po, kasi ito naman pong Crowd1 rewards natin, ito po ano po, pangsyam lamang sa kitaan natin. Pero iba-iba pa rin yung may malaking ano Crowd1 rewards. So ngayon is, abibigyan ko po kayo ng tips. Tips ano kung paano i-increase yung inyong mga Crowd1 rewards para at least malaki-laki naman yung ating maging basihan po ng company na compute yung ating quarterly payouts. Okay po. So unang-una, kapag meron pong may mga free upgrades promo, i-grab nyo na. Kasi sayang po yung pagkakataon, ano? Sayang pagkakataon kasi that free upgrade promo will give you times 3 na value ng Crowd1 rewards. Sayang naman. Iba-iba na yung may malaki ka ng Crowd1 rewards kasi nga, sabi ko sa iyo, hindi naman nawawala yan. Nandyan lang po sa account mo yan. Ano po? Tulad ngayon, ongoing po yung ating amazing promotions na yan. Free upgrade. Ipapaliwanag ko mamaya kung paano. Kasi may nagtanong sa akin, Coach, natanggap ko na po yung free upgrade pero hindi nagbabago yung account ko. May babayaran pala. Okay? So, kaya free upgrade. Not literally free. Ano po? So, pangalawa, para maitaas mo yung Crowd1 rewards mo, keep building yung team. Kasi nakaposition ka na, nandiyan ka na. Tandaan po, tayo pa ay nasa pre-launching pa rin. Lahat tayo ay pioneers pa rin lang. Kasi nga, hindi pa tapos ang yung distribution o yung pag-link ng Crowd1 sa iba't ibang companies. Wala pa, hindi pa tapos. Nag-uumpisa pa lang tayo. So nakaposition ka na, position yourself, position yung mga affiliates mo para ma-strong, ma-build mo yung structures mo. So kumikita kayo ng sabay-sabay, ng sama-sama, so it will increase also your weekly streamline bonus. Kapag malaki ang weekly mo, halimbawa ay 250 in a week.
So in a month, 1,000 euros po yun. So malaki-laki ng contribution mo dun sa ano mo. Yung na-accumulate mo na amounts dun sa Crowd1 rewards mo. Pagdating ng payout, yan, so pataas yan ang pataas. Alright? So ganun po ano. Yan, tatlo na yan. Kaya huwag nyo ang panghinayangan. Kung may mga free upgrade, mag-upgrade agad kayo kung kaya. Kung hindi naman kaya, relax. Kasi long term po yung company natin. Okay? So, ito yung good news nga na sinabi ko. May bagong profits kasi na nanadagdag sa ating existing po na payout. So, ito yung new. Alright? So, yung mga bagong products, yung bagong compensation. So, ano mangyayari? Yung existing ano? Yung 60% ng total revenue sa lahat ng products na yan. Ano po? Tandaan niyo po ha, 60% ay mapupunta doon sa existing. Kaya maganda, very promising yung sinabi kanina nung speaker, yung nag-announce nung global update natin. Sabi niya, as I can see in my figure, it's good. Kasi nga, 60% ng revenue sa bagong product idadagdag doon sa dati. Ibig sabihin kung sa nung last June 15 ay mababa yung rate ng C1, malamang by September okay na. So anong mangyayari? Ito po ay yung ating Crowd1 rewards at saka yung ating residual income po ay tataas talaga. At every quarter po yan, guaranteed yan, tataas ng tataas ng tataas po yan. Apat na quarters in a year pong mai-enjoy natin itong Crowd1 rewards natin. Okay po. So hopefully sa susunod is kukuntina po yung nababasa namin sa chat room na coach, pwede ko na bang i-withdraw yung Crowd1 rewards ko. Sana po ay naiintindihan ninyo ito na ito ay pang quarterly lamang. Okay po. Alright, pero napakalaki po ng future nito. Alright? So ito po yung sample ano po ng residual at saka Crowd1 rewards natin. Tulad ng sinabi ko po, sa unang mga payout, kung maliit pa ang Crowd1 rewards mo tapos mababa ang rate, pwede po kayong makakuha lamang ng kukunting payout, yung maliit lang muna kasi maliit pa yung, di ba, yung C1 mo tapos maliit pa yung rate, mababa talaga. Sa mga susunod, pwedeng ganito na. Ayan, kasi sa September po, magsasabay, sa September 15 po ha, magsasabay yung monthly residual income at saka quarterly bonus. Grabe, big time to. Lalo na doon sa may mga rank, sa may mga level. Sabay nilang matatanggap yung monthly na ayuda at quarterly na ayuda. Grabe, ano? Ayan. Sa susunod na payout, pwede ganito na po yan. Medyo malaki-laki na kasi nag-i-increase na yung Crowd1 rewards, nag-i-increase na yung rate. Hanggang dumating na po sa ganito. Ito pa yung mga actual po ito. Actual na mga tanggap natin ito. O'clock. Natanggap yan nung last payout. Ayan, 315,000 na. And then halos 1,000,000 na. So palaki ng palaki. Kaya ang tanging paraan lang para mag-increase na yung sinabi ko kanina. Ay mga free upgrade. Build your team. Nakita nyo na po kung gaano kaganda yung company, kung gaano kalaki, kung gaano kalakas. Huwag kayong makinig. Basta huwag kayong maniniwala sa kung ano-ano. Ang paniwalaan nyo yung lahat na nakikita nyo na to. Alright? So ngayon, ito po yung schedule ng ating monthly at quarterly rewards. Ano? Lahat ng blue, yung every 15th of the month na residual income at yung lahat ng gold, yung quarterly payout natin. Tatandaan po ha, March 15, June 15, September 15, December 15. Yan po yung schedule lamang ng Crowd1 Rewards. Apat na beses po yan sa isang taon. Alright? Hindi po pwede i-withdraw anytime. Darating ang panahon, kapag yung ating Crowd1 Rewards, yung C1 natin ay cryptocurrency na, wala nang ganun. Pag sinabi mong cryptocurrency, tradable na siya, parang Bitcoin, pwede mo na siyang i-transact anytime, anywhere. Pero ngayon, hindi pa. Kaya, binibigyan pa lang tayo ng company ng ganung klase ng payout every quarter. Ano po? Alright? So, in summary, tapos na po tayo sa ating 9 amazing ways to earn ng Crowd1. Super dami. Grabe. Okay? So, tandaan si Fear of Loss Bonus. Pwede kayong kumita in 14 days ng 7,500 up to 180,000 pesos. Ano po? Educational Package Sales Bonus. Binabayaran po tayo ng company 1:1, 1:2, 1:3. Ang laki po niyan. Matching bonus. Yan po yung patatlo, yan po ay 10% na income from the income ng mga affiliates mo. Kaya pag marami kang affiliates, kumikita sila, kumikita ka ng additional 10 to 50% of their income. Kasi nga, up to the 5th level. Customer sales bonus, yan yung 15% na any product na narekomenda mo na binili ng kahit sino dyan, 15% ang commission mo doon. Active user pool income, ito naman yung 25% na dividends ng mga active members na gumagamit, nagbebenta ng iba't ibang products. Every quarter din po yan, nasasabay. Ano? And then, booking income, every time you book yourself, you get the discount and you get the margin. Alright?
Weekly streamline bonus, tandaan, every Wednesday po yan, kine-claim natin. So it's up to you kung anong level mo doon, pagsipag, paglaki ng weekly streamline bonus. Ano po? Every Wednesday. So long-term residual income, ito po yung monthly na every 15th of the month na parang sweldo na. Ang tawag po dyan ay residual income. At yung last na pinag-usapan natin, ayan po yung tinatawag natin na quarterly Crowd1 rewards. Alright? Antindi po ano? Talagang nandiyan na, nakalatag na, very exciting talaga. So ngayon, such an amazing opportunity po talaga, alright? So ito naman po, kung gusto niyo ng mga proof ng sinasabi ko po ng mga achievers, ng mga sasakyan natin, dadalhin ko na lang po kayo sa Pilipinas kung sino-sino may mga sasakyan na kakuha talaga at nakabili. Ito yung mga ordinaryong tao. Ito yung mga ordinaryong tao na naging extraordinary ang buhay nang dahil sa Crowd1. Nakikita niyo po yung mga sasakyan ng mga to, may pangalan pa talaga ng Crowd1. Proud member po at proud earner po ng Crowd1 yung mga yan. Ano po? Pero pag pumunta ka sa face ng ibang bansa, grabe, antitindi na lalo ng Africa. Antitindi. Ito Pilipinas na lang. Ito po yung sample po ng mga achievers natin sa Pilipinas. Ano po? Iba't ibang klase ng sasakyan. Wala po sa edad. Nandyan po, mapapansin niyo po. Oh. Kita niyo yung mga sasakyan na yan. Grabe yan, oh. Okay? Yan po ang paniwalaan natin. Huwag kayong maniwala sa mga headset, kung ano-anong paninira, kung ano-anong mga iso. Huwag niyong paniwalaan yun. Ito ang paniwalaan nyo. Nakikita nyo na yan. Grabe yan. Sipin niyo po, ha. Wala pa tayo. Tayo pa 18 months pa lang. Marami na ang nabagong buhay. Just imagine sa mga darating na panahon na ang company po ay sobrang laki na at sobrang dami na nakalink doon sa kanyang ano. Diba? So yun yung exciting part. Okay po. So ayan, ang dami po niyan. Yan po, sa Pilipinas lahat. Alright? So ano yung next move na gagawin natin after nyo mapakinggan yung buong presentation? Actually, marami na pa akong ginawang videos kagabi. Natulog po ako kanina, ay alas 5 na uli ng madaling araw. Ang dami ko pong ginawa about yung mga short clip about kung paano mag-upload ng KYC, ano mangyari sa KYC mo kapag hindi mo in-upload, paano ka mag-withdraw. Okay, yun po. Ginawa ko na lahat yun. Yun po ay ina-upload ko na lang sa YouTube channel ngayon. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, pwede po kayo mag-subscribe doon at lahat po ng ina-upload ko doon ay para sa team natin. Okay po. So ang kailangan mong gawin ngayon, kung hindi ka nakaka-attend ng mga Zoom, at least kahit paano malaking help po yun. Ano, kung may mga prospect ka na si-share, nandun na po yun. Kukunin mo na lang doon. So unang-unang gagawin mo ngayon is know your why. Bakit nag-join ka kay Crowd1? Okay, siyempre ang unang-unang mong dahilan ay magkaroon ka ng extra income. Siyempre, ano, kung sinabi mong extra income, so it doesn't mean is kailangan mong matulog. Kailangan mong mahinga. Pwede mong gawin yan later on. Ang sabi nga dito is may mga tao kasi minsan na they cannot build. They get tired of building the business in 6 months. But they don't get tired of working 40 years. Hindi sila napapagod ng magtrabaho ng 30 years or 40 years. Pero yung mag-build ng business ng 3 to 6 months, nahihirapan sila. O di ba? It's about the mentality, the mindset, ano? The mindset, ano? And that is your deepest why kung bakit ka nag-join. To get out of that scenario. Kasi bakit po? Lalo na ang mga OFW, lalo na ano, kayong mga nasa abroad, ano? Uuwi at uuwi po kami ng Pilipinas. Pag-uwi natin ng Pilipinas, hindi naman po tayo magkatrabaho ulit, di ba? Pag-uwi natin ng Pilipinas, maghahanap ka pa ng trabaho, di ba? Hindi na. Anong gagawin mo? Magne-negosyo ka. Kasi pag hindi ka nag-negosyo, kahit pa may millionis ka sa bangko, maubos po yan. Maubos po yan. At actually, may magginawa pa akong clips dyan namaya. Marami na akong ginawa dyan kung bakit kailangan natin mag-negosyo, ano yung, ano, marami pong ginawang ganyan. Ano po? Ayan, kailangan talaga natin. Okay, second thing na gagawin mo, set your goals. Set your goals. Kasi hindi enough yung kinikita po natin. Especially yung mga fixed salary. Naku, talagang kulang. Ang earning po ay limited. Pero ang ating expenses, unlimited. So, lugi na agad. Mahirap yun. Mahirap i-sustain yun. So, lalo na kung ang nagtatrabaho lang ay isa. O dalawang kayo. Pero ang nakaminimum, mahirap po. Mahirap. So, kumbaga ang sabi nga ng ano ng mga motivator, mga financial advisor, ayan, kung wala ka talagang pagpaplano at wala kang goal, wala kang gagawin
para sa future mo, talagang magdudusa even yung mga anak mo, even yung mga susunod sa'yo. The same mindset, the same footstep, kung yun ang ipapamura to. Pero kung sa sarili mo, ipapakita mo na, let's do the change, ngayon pa lang. Kaunting sakripisyo lang po yan, kaunting sakripisyo lang. Ganun lang yun, ano? And then follow the trainings. Yung ginagawa po ng mga leaders, ng mga teams, ng mga chatroom, sundan nyo lang po, gayahin nyo lang, kopyahin nyo lang. Maging suma kung loadin po kayo ng copy-paste. Okay yan. Bachelor in ano social media, suma kung loadin in copy-paste. Okay po yan. Big time po yan. Ano po? Pang-apat, yan. Make an action plan. Sinabi mo kasing goal, gusto ko ito. Goal ibig sabihin is yung long-term plan. Gusto kong ito yung kitain ko, ito yung gusto kong magkakaroon ng ganito in 6 months or in 1 year. Goal po ang ibig sabihin nun. Ano po? Yung plan, ano naman yung mga dapat mong gawin? Ano mga dapat mong gawin? Nakaset na. Ito na. Kailangan mong i-visualize. Ngayon, kuha ka ng papel, kuha ka ng ano, ilista mo lahat ng gusto mong mangyari, lahat ng dapat mong gawin. Alamin mo kung may kulang o wala, nandun na yun. And then plan the action. Aksyonan mo yan, hindi pwedeng nakalista lang yan, hindi pwedeng nakasulat lang dyan. Kailangan talaga may gawin ka, whatever it is. Okay, kung mahanggat maaari, gumawa ka ng vision board. Ang tawagin ay dream board. Nandyan, i-declit yung sa pader, mag-print kayo sa mga computer. I want to buy this car. I want to have this new house. I want to buy this lot. I want to have the savings. I want to travel. Kwentahin nyo lahat kung magkano yon, i-declit nyo sa pader. Diyan, katabi ng bed nyo, ang tawag po doon ay vision board. Ina-attract mo yan araw-araw. Ina-attract mo araw-araw, law of attraction, i-apply nyo po. Nakikita nyo sa araw, I want to have this. Every time pagising mo sa umaga, I want to have this. So yun, ano, yung vision board na yan, it will motivate you. It will make you happy. It will energize your day. Kasi every time nakikita mo, oh, I need to work out for this. I need to work hard for this. Kasi kung wala nakikita, walang plano, wala. Walang mangyayari, so pahiway-huway ka lang. Okay lang, come what may. Diba? Kasi wala kang focus, wala kang nakikita, walang plano. So yun ano. And review your action. Kung ito ay hindi gumagana, if something is not working, try something new. Baka ito yung pwede. Hindi gumagana yung ganito kong approach, baka ito yung pwede. Experiment. Learn. Okay, keep learning. So ganun talaga po ang buhay. Lalo na sa po ngayon, ipamulat na natin doon sa mga anak natin, sa pamilya natin, na tayo po ay nasa digital world na. Hindi po masama yung traditional business. I'm not against them. Hindi po masama yung direct selling. Hindi po masama yun. Yun nga lang talaga, it requires hard work talaga. Eh ito na nga lang online business, hindi mo ma-hard work, what for pang maglako-lako ka pa. Okay po. Ito na ay dinesign na nga ng company, binigyan ka na ng platform, binigyan ka na lahat ng products, binigyan ka ng business tools, given na yung mga trainings, nandyan na yung mga chat rooms, nandyan na yung leaders mo, nandyan na yung business concept, nagdadagdag ang company na maraming business, ikaw na lang ang kulang. O diba? So that's the thing, alright? So, let's enjoy being a multipreneur. Multipreneur kasi ang dami nating negosyo na nasa platform na inilalatag po ng crowd dyan sa table natin. Tayo na lang po talaga ang tatanungin. Alright? Okay? Yung ating QIC, mahalaga po ito. Baka kayo po ay may mga members pa dyan na hindi pa na-apply. Tulungan po ninyo kasi sayang po. Mahigpit po ang company. Bukod sa limited yung ating payout, ay ano, mapuporfit yung ating mga rewards kapag hindi po yan natapos. Okay po, yung ating QIC, please pakitulungan yung ating mga bago. Ano po? Ayan. So, tanong po kayo. May tanong po kayo. Yung ating sa proposal naman. Nandiyan ba si Coach Jessica? Opo. Coach Jessica. Coach D. Yes po. Opo. Ay, sorry. Di ako makita. Taglit lang. Okay lang. Nasa labas ako eh. Okay lang po. Ayan. Oo. Nasa... Sa labas pala. Opo, sa labas ng bahay. Kaya madilim. Okay lang po. So, ito yung ating ano, yung ating promotion, ano? Promotion natin. Kasi may mga nagtatanong sa atin kung paano daw yung promotion. Ito yung promotion.
Sinasabi po natin free upgrade, ano? Free upgrade. Ang ibig sabihin ng free upgrade, so ganito yan. Parang ganito. Halimbawa, kapag kumuha ka ng white package, ito yung bago, para sa bago, ha? Bago. Bago mag-member. Pag kumuha ng white package, ang makukuha niya ay black package. Yun yung free upgrade. Okay? Pero ang binayad mo lang doon ay 6,000 lang. So ganito rin yung halimbawa, ang kinuha mo naman ay black. So magiging gold ka, yun yung free upgrade. Okay po. So plus, ito naman yung para sa existing. Sabihin mga existing client na po ito. Kasi sabi nung iba, free upgrade ay cost. Ayaw naman mag-upgrade, may bayad pala. Alam mo, free upgrade. Ayan, ang ibig sabihin ng free upgrade, ganito. White package ka. Gusto mong mag-upgrade, ito punta ka lang sa black. Ang gagawin mo, diba si Stephen White? Tausan ako. Tapos, ang presyo ng black ay 18,000. So, ang gagawin mo, magdadagdag ka lang ng 12,000. So, 6,000, the white, dagdag ka ng 12,000, 18,000. Pero, ang makukuha mo ay gold, hindi black. I-upgrade ka ng system from black to gold. Ang binayaran mo ay for black na upgrade, pero ang makukuha mo ay gold. Yung pang ibig sabihin nun. Okay, kung hindi ka magbabayad ng 48,000, kundi yung sa black lang, na 12,000. Sa black lang nga po. Ito naman po yung halimbawa ay, ano ka na, black ka. Okay, sa halip na magbayad ka ng 150,000, 48,000 yun. So black ka, ang gagawin mo, magkano yung black? 18,000, tama. So mag-a-upgrade ka ngayon papunta dun sa gold. Okay, so ang gold po ay 48,000. Ang presyo ng package mo ay 18,000. Nililess mo yung 18,000, ang magdadagdag ka ng 30,000. 30,000 na gold at 18,000 na black, so 48,000 po yun. Pero hindi gold ang makukuha mo, kundi 30, yun yung free upgrade from gold to premium. Ito po ang ibig sabihin nun. Ang laki po ng tipid. Ang laki ng pakinabang kasi nga titanium agad. Ang titanium po na amount ay 150,000 pesos ang halaga. Pero from black to gold, maka-avail mo siya dahil promo. Opo. Okay po. So yun yung ibig sabihin ng ating promo. Ano po? Yan, kailangan ko na nakikipaliwanag. Kasi sabi nyo iba, wala daw ano. Wala daw, may bayad pala. Okay? Kaya nga. So yun po ang ibig sabihin. Ano po? So may mga tanong pa po kayo? May tanong po kayo? Sir, katong. Wala na ako. Tapos na ako, coach, yung sa promo lang. Okay. Oh my God! That's your place already. May cut-off, di ba, sir? Oh! Yung hindi mo? Long time, Shinohada. Shinohada! Are you? What happened to you today? Okay. So ngayon, bibigyan ko ng mga tips ano sa mga bago natin. Tulog na si Coach Del. Sino ba yan? Sino kada na yan? Tulog. Mga taga Dubai. Tulog. Ayan. Nakita niyo po yung screen? Okay? Nakita niyo po? Sana. Sabi mo yung wallet mo nasa labas na sa screen. Ayan. So ngayon, maisishare po ko sa inyo today. Okay? Ito kasi yung mga common objections na nararanasan ng lahat. It could be nasa sales and marketing ka, nasa network marketing ka, nasa direct selling ka, or any business. Okay po, ito yung 5 common objections na nararanasan natin lahat. Yung objection kasi ay isa sa kahinaan natin. Kasi may mga especially yung mga bago sa ganitong klase ng industry, ano, nakarinig na ng ganito, wala na, biglang baba ng ano ng energy. Wala na, nawala na yung kanyang enthusiasm, nawala na yung kanyang self-confidence, nawala na.
dahil just because of just one objection, hindi niya na-handle ng maayos. Alright? So ito yung 5 common objection. Ito po ay i-upload ko dun sa ano kasi marami na akong gumagawa ko araw-araw naman ganito, yung mga motivational thing, yung paano handling, gumagawa na ako tapos i-upload ko dun sa natin sa YouTube natin which is related naman ito sa ating negosyo. Ito ina-apply ko rin lang kasi ito yung mga napag-aralan din kasi namin mga past trainings din natin kasi siyempre ako ang buhay ko sa dito sa Middle East ay 13 years na po ako nasa sales and marketing na rin. Ano po? Ayan, kumbaga 7 taon na po akong sales manager dito sa Gulf. So marami na akong karanasan kung lahat ng klase ng objection naranasan ko na. At ang medium of communication pa namin po dito ay English. Kaya ito ngayon, kumbaga isi-share ko na lang. Common objection, especially kung ikaw ay nasa, ito ano lang to, basic lang po ito. Kasi may mga objection po na matitindi. Ang isi-share ko po sa inyo today ay ano lang yung basic lang, common. Alright? Kaya nakalagay po dyan ay common objection when you offer a business. Alright? Ang unang-una na objection, halimbawa, in-offer mo si pare mo or si kumpare mo or kung sino man yan. Ang unang objection po nila, I don't have time, sis. Hey, bro, I don't have time. Busy ako. Busy ako sa trabaho. Pagdating ko ng bahay, wala na. Wala na talaga. Wala na akong time talaga. Yan yung unang-unang objection nila pag in-offer mo ng business. Tama po. Naniniwala ba kayo na wala silang time? So of course, huwag kayong maniniwala doon. It's a lie. Okay? Hindi naman po sila nagtatrabaho ng 24 hours. Wala pong jumo-duty ng 24 hours kahit mga narasis na patayan ang schedule. Alam po ni Coach Cecil yan, nandiyan sa atin siya ngayon. Walang duty po na 24 hours. No one in this world is working 24 hours. Kaya hindi accepted yung dahilan na I don't have time. Diba? Wala pong ganun. Fake yan. Scam yan. Scam siya. Okay. So ngayon, paano mo ito i-handle? Paano mo ito i-handle? Bakit ang objection sa'yo is I don't have time? Bakit wala akong time? Alam mo ba kung ano naging dahilan? So maraming possibilities kung bakit yan ang objection sa'yo. Una, maybe nung tinawagan mo or minessage mo siya, wrong timing. It's either pag misis mo nasa park siya, maybe nasa party, maybe CEO who is doing something else outside, maybe is busy doing with the household chores. Yung mga ganun. So wrong timing yung pagka-invite mo sa kanya. So para lang ang para ma-avoid ka lang, anong ginawa niya? I don't have time. I don't have time. Ayaw niyang basahin. Ayaw niyang entertain. Binablock ka na agad. Okay? Pero huwag kayong maniwala doon. Anong gagawin mo next time? Okay? Sabihin mo, ay, pasensya na bro, pasensya na sis. Sige, I call you later or message kita later. Huwag ka na makipag-argue. Well, you don't have to tell anything. Wala kang ipapaliwanag na product, wala kang ipapaliwanag na business, wala kang ipapaliwanag na kahit ano. Just say, ay, sorry sis, bukas, anong araw kita pwedeng tawagan? Anong araw kita pwedeng i-message? Anong araw kita pwedeng kausapin? Yun lang, ganun lang. Ganun lang yun. Genuine, maririnig mo pag sinabi niyang, sige sis, tawagan mo na ako next week. Okay yun. Huwag mo na siyang kulitin, huwag mong ipilit. You don't have to explain anything kasi nga, binlock ka na. Alright? Yan yung unang objection. Pangalawa, na objection, show me the proof first. Proof muna. Totoo ba yan? Baka naman scam yan o illegal yan. May kinita ka na ba? Totoo ba na kumita ganito, na ganyan-ganyan? O yan yung second, common yan. Tama. Ang hirap sa lagi nito. Especially kung bago ka. Paano ka naman magpapakita nga ng proof? Ay, bago ka pa nga lang. Tama, di ba? Common objection. Okay, ito naman po ay pa, ito yung mga tao na walang tiwala. Walang tiwala sa'yo. Wala akong tiwala. Ibig sabihin, mali yung tao na kinausap mo. Hindi po sila yung tinatawag natin na prospect. Kasi may tinatawag tayong suspect at saka prospect. Suspect sila. 50-50 yung idea pagdating sa ganito. Kasi pag sinabihan kanya ng show me the proof, ibig sabihin, indirectly sinasabi sa'yo, walang tiwala sa'yo. Walang siyang tiwala. Sa credibility mo, wala kang tiwala. Kasi kung ikaw ay may tiwala, wala ka pang pinapaliwanag, sinabihan mo palang, sis, may magandang opportunity akong i-offer siya. Ang sasabihin sa'yo dyan, ay gusto ko yan, bet ko yan. Paano sumali? Ganun agad. Kasi nga, wala ka pang pinapaliwanag, just because of the trust, sasali. Yung pagpapaliwanag na lang, proseso na lang, second process. It comes direct. Parang ganun, ano?
Yun ang ibig sabihin. Tandaan niyo po ha, basta nakarinig ka ng ganon, ibig sabihin, wala siyang tiwala sa iyo. Masakit yun. Masakit marinig, pero po yun ang totoong dahilan nila. Show me the proof. Or, second, pwede na lang sabihin na show me the proof kasi minsan siguro may mga terminologies ka over sa na sinasabi sa kanya na hindi naman totoo. Ay sis, sumali ka na kasi kumita na ako na ganito ng 100,000 in just one week. Which is hindi naman totoo na kumita ka ng 100,000. Kaya chinachallenge ka niya na show me the proof. Huwag po tayong ganun. Aminin natin, sis, nag-join ako sa Crowd1. Ang ganda ng compensation plan, ang ganda ng company. Huwag ka na magsabi ng kumita na ako ng 50,000. Huwag mo na siyang i-blindfold ng ganun. Huwag mo na siyang barata ng ganun. Sabihin mo na lang, ang ganda nito kasi bagay na bagay ito sa'yo. Pagtulungan natin, kikita tayo dito ng maayos. Yung ganun, hindi ka sasabihin ng show me the proof. Kasi kung magyayabang ka agad, wala ka pa nalang kita, babanatan ka ng ganun. Maling words. Ano po? Okay? So pangatlo, ingat po kayo sa mga salita. Ano? Sasabihin sa inong ino-offeran mo, pasensya ka na bro, pasensya ka na sis. Patatlong reason ha, I am broke. Sis, pasensya ka na bro, I am broke talaga. Wala eh. Wrong timing, pandemic, walang trabaho. 4 months, 5 months, tambay sa bahay. Minsan, genuine. Genuine. Kita mo yung kalagayan niya na wala naman talagang trabaho, huwag mo nang ipilit. Maling panahon lang, pwede posibleng siya ay interesado, pero maling time, maling panahon. Or pwedeng fake. Second scenario, pwedeng fake. Sasabihin niyan, okay bro, pasensya na, wala akong puhunan. Wala akong ano, puhunan sa mga ganyan. Wala, mahirap lang ako. Pero ang totoo, ang dami niyang kotse. Di ba, maniniwala ka? Oh, fake, minsan depende rin pag-aaralan mo. Laging ang dahilan po naman ganitong objection, is especially sa mga bago, hindi nila matanggap na, oh, ano ba yan? Ina-expect ko pa naman siya nasasali, pero ito yung dahilan niya. Kasi nga, hindi mo na-analyze yung dahilan niya. Kailangan analyze mo rin yung every words na sasabihin mo sa kanila. Okay po, yan yung patatlo. Ano? Pang-apat. We have 5 minutes po ha. Baka biglang 5 minutes. Ayan. So, pang-apat na dahilan. Bro, sis, let me think about it. Pag-iisipan ko yan ha. So, kasi in-offer mo na. Wala ka pang pinapaliwanag. Sabi sa iyo, bro, sis, ito, ganyan-ganyan. In-introduce mo si Crowd1. Wala ka pang hindi mo pa ini-introduce si Crowd1, hindi pa niya nakikita yung compensation, hindi pa niya nakita about the concept and the business. Ang sabi niya, pag-iisipan ko yan. Anong pag-iisipan niya? Hindi, wala ka pang pinapaliwanag. Tama, di ba? Huwag kang maniniwala sa ganun. As long as wala ka pang pinapaliwanag, wala ka pang pinapakita sa kanya, tapos sasabihan ka ng let me think about it, fake yun. Okay, bluff yun. Huwag kang maniwala sa ganun. Okay? Wala pa siyang pag-iisipan kasi nga wala pa siya nakikita. Okay? So, second na scenario, ito. Pwedeng na ipakita mo na sa kanya yung business concept, yung compensation plan, kaya sinabi niya sa iyo na let me think about it, nakulangan siya. May hinahanap siyang key points para sa ay sumali na gustuhan niya. Ito ay positive side, ha? Yung negative side kanina. Sa positive side, nagustuhan niya. Kaya sinabi niya siya na let me think about it kasi hindi siya na-satisfy maybe doon sa paliwanag mo. So anong gagawin mo? Babalikan mo siya ngayon. Pagbalik mo sa kanya, kailangan loaded ka ng information and details na kailangan sisiguraduhin mo na mapapasa, mapa-oo mo na siya. Kasi ganun talaga yon. Kahit ako, pag inopera mo ako ng something na hindi ko naintindihan, I will not join talaga. Kaya anong sasabihin ko? Let me think about it. Yan po ay medyo positive. Kasi may kaunting 50-50 decision unlike yung mga unang tatlo. Ibig sabihin, may mga tao na kasi pag sinabi ng let me think about it, nagre-research na yan kung talagang interesado. Kung hindi naman, hihintayin ka nila na tumawag uli at ipaliwanag mong muli. Ang tawag po doon ay adding more value. Pagbalik mo doon, siguraduhin mo sa sarili mo, loaded ka ng information. Yes, yan. Okay po. So, panlima. It's a scam. Ito yung pinaka-worst. Panglimang objection is a scam. Ito yung worst, ano? Right, wala ka pang pinapaliwanag, narinig lang yung pangalan, sasabihin niya, it's scam. Alright, huwag nyo na pong ipilit. Huwag nyo na pong ipilit kasi wala ka pang pinapaliwanag, narinig lang yung palitang ng scam agad. Kasi bakit? Ibig sabihin, itong mga tao na to, wala talaga itong tiwala sa'yo. Mas may tiwala sila doon sa mga chismosa sa labas. Kasi nakarinig na ang crowd doon pala ay scam. O, naniwala siya. Ibig sabihin, mas may tiwala siya doon sa mga kapitbahay mo kisa sa'yo. Huwag mo nang ipilit.
sila po ay suspects. Alright, para hindi ka masaktan. Ganun lang yan. Huwag mong ipilit para hindi ka masaktan. So, ganun yan. Alright, so yung pang-ibig sabihin. Marami pa akong ginawang ganito. So, wala tayong enough time masyado. Kasi nga, ito po ay gagawan ko na ng mga short clip at i-upload ko yan doon. Gusto ko sana sa mga susunod na Zoom natin, ganito yung magiging topic natin in between. Lalo sa mga bago natin. Lalo sa ganitong klase ng industriya, malaki pong tulong ito pa. Alam nyo kung paano sasaluhin, ano yung dapat sabihin, ano ang dapat gawin. Alright? So for now, yan lang po yung muna isinig ko sa inyo lima. Marami pa akong ginawa about handling kung paano i-handle yung objection, ano yung mga tamang salita na dapat kong sabihin, yung mga ganun na po.